No goal. Ball is loose. L.A. Tenorio claims it. And they're looking ahead. Oh! 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 And listen to this power roar! What's up mga idol? This episode, alamin natin ang naging buhay ni Japhet Aguilar. Ang 6'9 center na si Japhet Paul Cabrera Aguilar ay ipinanganak noong January 25, 1987 sa Sasmuan, Pampanga. Siya ay anak ng dating PBA player na si Peter Aguilar na naglaro din noon para sa Koponan ng Hinebra. Habang naglalaro sa PBA ang kanyang tatay, ay naging masagana ang kanilang pamumuhay. Nakapag-aral sila sa isang international school mula nursery, kinder at prep kasama ng kanyang kapatid na babae. Ngunit matapos mawalan ng kontrata ang kanilang tatay, unti-unti nang nagbago ang kanilang buhay. Napilitan silang lumipat sa Pampanga at dito ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Taong 1991 nang pumutok ang Mount Pinatubo. Ito ang lalong sumubok sa pamilya Aguilar. Natabunan ang negosyong fish pond ng kanyang ama at bumagsak din ang negosyong bakery ng kanyang ina. Para makaraos sa pang-araw-araw, naranasan nilang mangutang sa tindahan at mag-ulam lagi ng mga delata. Dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon, napilitang mag-abroad at makipagsapalaran sa Dubai ang kanilang mga magulang upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Dito na rin napagdesisyonan ni Japhet na sundan ang yapak ng kanyang tatay sa paglalaro ng basketball. Kwento kasi ng kanyang ama ay hindi agad nahiligan ni Japhet ang basketball. Una siyang nag-tryout sa GNC o Guagua National Colleges sa Pampanga. Ngunit nabigong makapasok sa Team A at nailagay lamang sa Team B. Na kahit matangkad na siya noon, ay kulang pa rin ang kanyang mga skills. At ayon sa coach ng GNC, lampa noon si Japhet kaya hindi siya kinuha. Dahil sa kabiguan sa Pampanga, sinubukan ni Japhet ang kanyang kapalaran sa Maynila. Una siyang nag-practice para sa FEU High School ng isang buwan. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga high school players noon sa FEU, ay napilitan siyang mag-tryout sa Mapua at dito na nakapaglaro. Dito na siya gumawa ng pangalan at unti-unting nakilala dahil sa kanyang athletic ability, mga dunks at mga blocks. Matapos ang kanyang high school, na-recruit siya ng Ateneo de Manila University. Nakapaglaro lamang siya ng 2 taon sa Ateneo dahil pumunta ito sa Amerika upang subukang makapasok sa USNCAA at muling makasama ang kanyang pamilya na noong mga panahong iyon sa Amerika na nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Nakapasok si Japhet sa Western Kentucky University sa NCAA taong 2007. Maganda ang kanyang pinakita, ngunit sa kasamang palad, tinamaan siya ng injury. Matapos ang ilang taong pakikipagsapalaran sa Amerika, bumalik si Japhet sa Pilipinas upang maglaro para sa national team sa poder ni Coach Yeng Yao.
naging matunog na din ang pangalan ni Japet na magiging first overall pick sa parating na PBA rookie draft. At pagdating nga ng 2009 PBA draft, siya ang naging first overall pick ng Burger King. Matapos ang naging draft pick, mas pinili ni Japet na maglaro sa Gilas Pilipinas under kay Coach Rico Toroman at hindi pumirma ng kontrata sa team na nag-draft sa kanya. Ayon kay Japet, noong mga panahong iyon, naguguluhan siya sa kanyang mga naging desisyon. Dito na nagsimula ang kontrobersya na kinaharap ni Japet. Ang governor at team manager ng Burger King na si Lito Alvarez ay nagsulong ng lifetime ban sa PBA para kay Japet dahil nga sa hindi ito lumaro sa team na nag-draft sa kanya. Sa pagkakabigo ng Gilas Pilipinas 1 sa international tournament, nagsipasok na sa PBA ang mga players nito gaya ni na Marcio Lassiter, Mark Barroca at JV Casio. Sa tulong noon ni Manny Pangilinan at Noli Ayala, naayos ni Japet ang kanyang naging issue sa Burger King. Naglaro muna siya ng isang laro lamang bago na i-trade sa team ng Talk and Text. Sa paglalaro sa Talk and Text, inamin ni Japet na wala siya sa kanyang focus dahil iniisip niya ang naiwan niyang pangarap sa Amerika. Idagdag pa dito ang kanyang pagkakamis sa kanyang pamilya. Kaya noong PBA break, bumalik siya sa Amerika at sumubok na makapasok sa NBA D-League. Dito ay pinili siya ng Santa Cruz Warriors bilang 109th pick sa 2012 NBA D-League draft. Ngunit hindi rin naging matagumpay ang kanyang career dito at hindi nakasama sa final roster. Kaya muling bumalik sa Pilipinas itong si Japet matapos manawagan ni Coach Chot Reyes sa kanyang Twitter account. Sa kanyang pagbabalik ay naglaro siya para sa expansion team na Global Port Batang Pierre. At natapos ang kanilang Commissioner's Cup campaign na may dalawang panalo lamang. Taong 2013, dito na siya na-trade sa Barangay Ginebra, kapalit ni Yusef Taha. Kasama rin sa naging trade si Elmer Espiritu na napunta naman sa Barako Bull. Nagpatuloy din ang magandang performance ni Japet sa Gilas Pilipinas, lalong-lalo na noong 2014 FIBA Asia Championship na ginanap sa Maynila, na kung saan tinalo nila ang rival na Korea at muling nakatungtong sa World Cup ang Pilipinas. Naging malaking haligi din siya sa koponan ng Ginebra at marami ang nakapansin na malaki ang naging improvement ni Japet lalo na nang sumailalim sa pamumuno ni Coach Tim Cone.
Marami rin siyang mga clutch plays na nagawa sa Barangay Ginebra. Mapa-opensa man yan o depensa. Johnson at si Slaughter. Tenorio looking for Kim. It goes the other way to Johnson. 8 seconds remaining inside the big dome. Johnson against Borboran. Kicks it over. Aguilar! Bam! Now, there's still a timeout. There's still a timeout for Inlet. Tenorio has the ball. He never down by two. Tenorio still has it. Tenorio over to Japet. Japet fires. Got it! And Aguilar, Barakel comes out to meet it, and LA will waste away the time. The decision not to take him, but they feel probably they don't have enough personnel. They're going for the victory in regulation. Tenorio asking for that pick. 6 seconds to go. LA goes to Chapet. He puts up a three. Chapet Aguilar. Where will he go to? They go to RDO. Chapet Aguilar saves the day para sa Barangay Ginebra. Victory is picked up by Barangay Ginebra. Big rebound is loose. LA Ginoria, 6 seconds remaining. This will be for the win. If they get the layup, Aguilar. Naging bahagi din si Japet sa 2016 Governor's Cup Champion, 2017 Governor's Cup Champion, 2018 Commissioner's Cup Champion, at 2019 Governor's Cup Champion na kung saan siya ang hinirang na... Heto pa ang ibang mga trivia tungkol kay Japet Aguilar. Ang pangalang Japet ay nanggaling sa Bible. Siya ay pinangalan sa isa sa mga anak ni Noah sa Book of Genesis. Maliban sa basketball, nahilig din si Japet sa pagtugtog ng mga musical instruments gaya ng drums at gitara. At alam nyo ba mga idol na si Japet ay nag-propose sa kanyang longtime girlfriend na si Cassandra Naidas sa mismong Ninoy Aquino International Airport noong February 25, 2019. Ginawa niya ito nang manggaling ang Gilas Pilipinas sa Kazakhstan para sa 2019 FIBA World Cup.
At yan mga idol ang naging kwento ni Japhet Aguilar. Huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang bell button para updated kayo sa susunod pang mga videos.